hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Jardy, and welcome to Jardy the Black. So for today's video ay gagawa tayo ng panibagong video at ang gagawin nating video ay ang buko salad tutorial. Dahil alam ko may mga elementary or mga grade school din na hindi pa alam kung paano gawin yung buko salad dahil minsan di ba nagkakaroon tayo ng mga cooking activity, group activity about sa TLE, sa mga cooking. So, ginawa ko tong video tutorial na to para sa kanila. Para may matutunan sila kahit papaano sa aking channel kapag nanood sila. So, noong March 24, 2020 kasi birthday ng nanay ko. So, nag-decide ako na habang ginagawa ko yung buko salad ay gawin ko na lang na video tutorial para may knowledge naman kayong mapulot dito sa channel ko. So, yun guys. Mapapanood nyo na po yung video yung ginawa ko. At kung bago ka pa lang sa aking channel o naligaw ka ba, pwede ka na mag-subscribe dahil marami ka pang matutunan dito na video tutorial ko. About tours and travels, life experience, motivation, encouragement, and about also cooking tutorial. At may mga application pa ako ng mga legit na ginagamit. Tapos gagawin ko siya ng review so para alam niyo din, para makakuha din kayo ng mga mapagkakakitaan. So, eto na po yung video, panoorin niyo na lang po. Maraming salamat, pwede na kayo mag-subscribe, comment, like, and share. Bye! First step ay lalagyan natin siya ng fruit cocktail. Pero bago ang lahat, aalisin natin yung tubig sa baw ng fruit cocktail upang hindi maisama sa salad para hindi pumanis. Kaya pork ang gagamitin natin sa paglalagay. Okay lang kahit isa-isa, basta hindi talaga siya mapapanis. Huwag mong ibubuhos ng bigla kasi may mga tubig pa yan sa ilalim na natira. Hindi natin yan mauubos kaagad na aalisin na ilalagay dun sa mangkok. So ayan, spread na lang natin siya para hindi maipon sa gitna. Next na ilalagay natin is yung kaong. Pero hindi din natin isasama yung tubig nun para hindi nga mapanis. Kaya okay lang na paisa-isa yung lagay at pork pa din yung gamitin. Depende pala sa inyo guys kung uubusin niyo yung laman ng kaong. Kasi sa akin hindi ko inubos kasi nagtitipid ako, pwede ko pang magamit sa susunod. Next naman po na ilalagay natin is yung nata de coco. Syempre, paisa-isa lang din, bawal din isama yung tubig kaya pork pa din yung gagamitin natin. Then hindi ko rin po yan inubos kasi nagtitipid ako. Pagkatapos ilagay ng nata de coco, tsaka natin haluin upang mapunta sa ilalim yung ibang mga fruits bago natin lagyan ng evaporada or no, lagyan natin pala ng condensed milk tsaka all-purpose cream. Hindi pala evaporada, papanis yun. Ayan, pang fourth step na tayo, Angel all-purpose creamer ang ilalagay natin. Hindi natin ibubuhos muna lahat kasi kailangan na paunti-unti para mahalo natin siya ng bongga. Tapos hindi siya natatapon.
condiments na ilalagay natin ay ang angel condensada. So, ayan. Siyempre po, unti-unti lang din para nahalo natin siya at hindi matapon at hindi sumobra sa ating lalagyan. So, yan na po yung last na ilalagay natin. Hindi na natin siya nalagyan ng pasas at saka cheese kasi nga tipid. Tsaka gabi ko na yan ginawa. Kulang yung condiments ko or ingredients ko. Kaya, yan na lang muna. Nakakain naman. Masarap naman siya. Pero, it's up to you pa rin guys kung lalagyan nyo siya. Kasi, mas masarap kapag merong cheese tsaka pasas. So, yun lang. Tapos na yan.